Samsung mga sir, no? Parang 43 inches yata to, o 40. So ang problema niya is teka lang, pindutin natin sa remote. Naka-standby red din tayo, no? Ayan na, tignan natin. Ayan. So yun, narinig niyo yung startup niya, no? So ayan mga sir. So mayroon tayong backlight, no, pero wala tayong display. So good sound, good backlight, no picture, wala siyang display. So patayin natin, maririnig nating tutunog ulit to. Ayun, so patayin na yan mga sir, ulitin natin. Ayan, bukas ulit siya. So walang display, no? So samahan niyo akong ayusin to mga sir, pero bago yan, mag-shoutout muna tayo, no? So ayan, dito sa ating malupit na kaibigan, napakagaling na technician, no? Si yan, si Sir Ryan Cruzet, shoutout sa iyo mga sir. So supportahan niyo yan mga sir, madami kayong matututunan sa kanya. Dami niyang video dito. Magaling din yata magluto to si Master, no? Kasi tingnan mo, magluto man siya. So ayan si Master Ryan Cruzet, bisitahin niyo ang ano, YouTube channel niya. Shoutout sa iyo Master. So ayan, baklasin ko na to at tignan natin kung ano yung board na ginamit. Ayan mga sir, yung kanyang model number, no? Ito UA43G5100AR. So tama tayo, 43 inches. So bukas na to mga sir, ito na siya. Ayan. So ganitong mainboard yung gamit niya, no? Tapos ito yung power supply natin. Ayan. Tapos andito yung ating tikon naming agyo mga sir. So mamaya na natin ito linisan. Ito yung kanyang control. So ano, hindi pa siya smart. Tama ba? Si oo nga, hindi pa siya smart, no mga sir. Wala siyang, wala pang LAN o wala pang wifi. So basic TV lang to mga sir, no? Pero malaki siya, 43. So linisan ko lang to mga sir, no? Kasi para swabe yung pag, tingnan mo, dumikit na sa kuko. Ayan. Para swabe yung ano natin pag gawa, linisan ko lang. So ito na mga sir, no? At dahil wala tayong picture, wala na tayong ibang tututukan kundi ito, ang kanyang tikon. So bali, yung gagawin natin mga sir, na magte-test tayo dito kung may pumapasok nga bang 12 volts sa kanya, o may nakakarating bang 12 volts, o nakakatawid ba yung 12 volts sa kanyang fuse. At titignan natin kung may masukat tayo sa mga dapat na
Yung mga ibig sabihin mga sir, yung importanteng mga bultahin na dapat na andito sa atin, ang pangunahing mga pangunahing bultahin na dapat na andito. Yung ating yan, yung unang-una yung ating 12 volts. Sunod yung ating ito BGL to BGL. Yan. BGL, nandito yung ating ito BGH, ABDD at yung ating BCOM. So, tara, umpisa natin mga sir. Plug in natin. Sino ba yan? Ito. Ayan. Ayan. So, naka-standby red na tayo. Pinutin lang natin. Ayun, bumukas na yung ating backlight mo. Ayan. Bukas na yung ating backlight. Ito, tanggalin ko nga naman ang ilaw yan. Bukas na yan mga sir. Ha? So, bali, sukatan natin. Range natin yung ating tester sa DC. So, ito, yung BN niya. So, may nasukat tayong 12, no? 12.7. Tignan natin kung tumawid ang kanyang fuse. Ayan. So, ayun mga sir. Zero. Ayan, may 12 sa kabila. Sa fuse natin yan mga sir, oh. Nako. Ito. May 12. Ayan. Tukan natin sa kabila. Ayan. Wala. Tignan natin dito. Kasi papunta rin dito yan mga sir eh. Yung 12 niya. Ayan. Zero. Ibig sabihin mga sir, hindi na kapasok yung ating 12 volts sa ating bunutin muna natin ating tiko, no? Kaya wala siyang display. So pag ganitong fuse ang sira, huwag agad tayo mag papalit ng fuse, huwag agad magja-jumper ng fuse, no? Kasi posible na may shorted tayo sa line. Kaya niya sinibak si fuse. Yun yung laging tatandaan natin, lalo na sa ganito, maselan to mga sir, no? So, ang gagawin natin is magte-test tayo dito ng magbabuzzer check tayo sa kanyang tikon. Titignan natin kung may ma-detect tayong shorted na capacitor, so kung ano pa dito mga sir, no? So yun, ulitin ko lang, may nasuka tayong 12 sa kabila ng fuse, at pag tawid ay wala na tayong nasukat. So pag ganun, ulitin ko, may aso na to, ha? Ganun, ulitin ko mga sir, wag na wag tayo agad magpapalit ng fuse o magja-jumper. Tingnan muna natin lahat ng parts kung may shorted, no? Kasi kapag ginawa natin 'yon, nagmamadali tayo, no? Mag-isip tayo lang 'yung sira, may posibilidad na mas masira itong tikon kung may shorted pa siyang natira dito, o kaya may shorted 'yung ating mga parts. So yun lang mga sir, at balikan ko kayo na kunin ko lang yung holder para makita nyo yung ating pagtetest.
So yan mga sir, no, kung napapansin nyo, ay may na-detect tayong shorted na mga capacitor dito. So bali ito, isa, ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Bali anim sila, no. So lahat sila nakakonekta sa ating 12. So next step na gagawin natin mga sir, dahil hindi mo na pwedeng tong ano eh, hindi mo pwedeng supplyan to eh. Baka masibak yung ating tikon. So ang gagawin natin is isa-isahin nating ihang yan. Tapos hanapin natin yung sino sa kanilang mga capacitor ang o alin sa kanilang mga capacitor yung shorted na. So standby lang mga sir, at kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe at sana magustuhan mo tong video na to, at kung magustuhan mo paki-share na rin para makatulong tayo sa iba nating kapang manggagawa na mga sir. Salamat. So standby lang mga sir, no, baklasin natin yan isa-isa. So ito na nga mga sir, no, nung na-detect, nung inalis natin tong apat, is nawala yung ating short dun sa ating board. So titignan natin kung sino sa kanila yung solarin, no. O yun, lumalasik. So ito, good tong capacitor natin na to, itong malaki. Itong malaki nagbibip, no? Baliktarin natin. So ito, may tama tong isa. Ito, ito capacitor na tong nangingitim na to eh. Talagang nangingitim na siya. Ayan, no. Tingnan natin tong isa. Bali, tatlo yung tinamaan mga sir. Ayan. So ito ay good, itong tatlo ay shorted na. So maghahanap lang tayo ng ganyang pamalit mga sir, no. Anong ganyang pamalit, ano ba yun tawag?
ganyang kalalaking capacitor. So bali maghahanap din tayo dun sa mga tikon din. So ito na nga mga sir, no, una palitan na natin ang yung capacitor. So bali may paglilinaw pala ako sa inyo mga sir, no. So bali ito, teka lang, malabo ito, tsaka ito, nagkamali tayo kanina sir, no. Siguro ano yung aking mata, yun yung pagkakakita ko, puti kasi sila kangin eh. So hingi ako sa inyo ng konting dispensa. O hindi na konti, marami na. Hingi ako sa inyo ng sorry kasi nagkamali tayo, no. So bali pala mga sir, ay ano pala yan, mga fusible resistor pala to. Ito, yan, isa tsaka dalawa. Nagkamali tayo, pasensya na kayo ha. Ulitin ko, hingi ako ng sorry, no. Ewan ko kung ba't ganun yung tingin ko sa kanila kanina. So bali mga sir, yung pinalitan lang talaga natin itong capacitor na ito. Yan. So may isa pa akong ituturo sa inyo para iwas iwas sira tayo, no, sa mga newbie lang, no. Turo natin sa mga newbie ha, ulit-ulitin ko, huwag na yung sa mga master. Kapag mag detest kayo ng ganitong tikon na pumotok yung fuse, napalitan nyo na yung mga nakita nyong sira, pag magtetest kayo, alisin nyo muna yung dalawang ribbon na papunta sa ating panel, no. In case na may sira man siya, hindi maapektuhan yung ating panel. So kuha po ba? So ngayon ang gagawin natin is magpa-plug in na tayo, isaksak natin. So ito, yan. Nakadiretso na yan, nakasaksak na yan doon. So maririnig naman natin tutunog yan. Ayun. So sukatan natin ngayon yung ating ating VCC. May 12 tayong nakasukat, no? Ayan, hindi nakita, sorry. Ayan. Pagtawid sa fuse na ginawa natin, meron din dito sa capacitor. Ayan, may 12 na tayo, no? Oh, sumabit pa ata yung kamay ko. Ayan, may 12 tayo. Pata natin tong ano na to. Ayan mga sir, ayan, may 12. Ayan, tignan natin kung may BGL na tayong masukat. Ika lang. Ayan, sukata natin yung kanyang BGL, no. Ayan mga sir, meron na tayong negative 9 sa ating BGL. Sukatan natin yung ating BGH. Ay, hindi, BGH to, ano ba yan? Duling ako talaga, pasensya na talaga. Ito yung ating BGH, yan. Meron na tayong 27, no? BGH. Ito yung ating kanina, yung 16. Yan yung ating ABDD. Tapos yung ating BCOM. Ayan, meron tayong 7. So normal na yung boltahe ng ating tiko, no. Okay na yung ating tiko. Ngayon, next step natin is ibabalik natin tong dalawang ribbon. Kasi nakita naman natin na stable yung boltahe ng ating tikon o yung ating timing control. So itayin ko lang. Ayan. Balikan ko kayo mga sir, kabit ko lang to. Kasi ang hirap, isang kamay, ang gulo-gulo na lang ating video. So ayan ang mga sir, na tikat. So hindi, huwag na natin patayin. Naka-on na yung TV natin. So minamalas talaga tayo ngayong madami tayong na-encounter na problema, no.
Kasi itong ribbon na to nagka-problema. Tignan nyo. Tapos dito may sunog na pala to. Yung parte niya, oh, may parang bungi na. Ayaw naman makisama yung cellphone natin. Tapos to, tumutoklap na. Ayan ang mga sir. Ano yung cellphone na to? Yung nakikita nyo, tuklap na siya. Ayan o. Walang yung cell. Nakakainis naman talaga. Ayaw naman mag-focus. Ayan mga sir, tuklap na o. Kitang kita o. Hindi na pwede yan. Pag pinasok natin yan, mag-short yan. Sigurado o. Magpo-protect yung ating DC to DC. So buti na lang, may nakuha ko kahit luma na mga sir. No, ito o. Nakuha kong ganyan. Parehas naman sila ng pin. Parehas sila ng pin. Kaya sinubukan ko. Kasi nung trinay ko kanina yan mga sir, bago ko sa inyo ipakita to. Trinay ko kanina, puro vertical bar lang to. So ngayon, ito na yung picture nya. Ayan. Okay na yung picture natin. Kaya lang, may isa pang problema pala to mga sir. Tingnan nyo yung baba niya. Ay, guhit no. Pati yung taas niya pala yun. Ito yung baba niya. Ay, guhit din. Tapos, gumagalaw yung guhit no. Para nagpi-flicker pa siya oh. Ay, oh, ayan oh. Kapansin nyo ba mga sir? Ayan. Lagyan natin ng video para makita nyo. Lalagyan ko kayo mga sir. So ito na mga sir mo. Tignan nyo yung video natin. Kung kumukurap-kurap. Makapansin nyo ba mga sir? Ayan, kumukurap-kurap yan. Ayan, makikita nyo ba? Kumukurap-kurap siya, no? So, may isa pang problema tayo. Nako po. Parang lahat ng TV na dumarating sa atin na malalakas yung sanib. Nabarang lahat yata ito. Dahil yung problema, hindi lang isa. So, ito naman yung susubukan natin i-repair ngayon mga sir. No? Ngayon kumukurap-kurap siya kung nakapansin nyo. Tayin ko nga yung ilaw dito. Ayan. Ayan, pumukurap yan mga sir. Ang mapapansin nyo, tutukan natin kahit dito. Pumukurap siya. Ganun-ganun siya sir. So subukan natin alisin yung pagkukurap-kurap niya. So ayan, okay na sir. Nawala na yung kanyang pagpi-flicker-flicker no? Yung pagkurap-kurap ng video niya. Yung problema naman natin itong mga linya. Ayan. Yung mga guhit na siya pa, pati dito sa baba no? Ay sa taas. Pero hindi na siya nagbe-breaker. So try nating maalis pa ito. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong ginawa ko no, yung paano nawala yung pag-breaker niya. Tapos sana magawa pa natin, maalis pa natin tong mga guhit. So ito na mga sir yung ginawa natin para mawala yung kanyang pagkurap-kurap no. Hinang natin yung LC1, LC2 dito sa side na ito sa aking
pag nakatalikod sa atin yung TV sa left side, pag nakaharap ay ito yung right side niya, no? Yan. Ito mga sir, ayaw lang mag-focus ng ayan, no? Tapos kung nakikita nyong may mga hinang na yan, kasi di ba sabi ko sa inyo, susubukan natin tanggalin yung guhit sa baba, taas niya. Pero wala na sir. Pati dito sa kabila, ginawa na natin. So, ano pa nga eh, disgrasya pa yung isang resistor, hindi ko na mahanap. So, nasukatan naman natin ng tamang value yan. Yan yun lang nilagay natin, may, ano, isang resistor na yan. Pero okay na yan, nakakabit na ng maayos yan. So, hindi talaga natin natanggal yung ano niya, yung guhit, no? Siguro sa panel na talaga. Pero success naman yung ginawa natin, napapicture natin yung TV sa mga problema niya, no? Daming problema niya. So, ayan. Ayan. So, lagyan natin ng video. Ito yung speaker na ito, ha. Kailangan lang natin ng ano, mga sir. Teka lang. Ayan. Kailangan lang natin ng CD na laglag pa. Ayan. Bukan natin. Ayan, no? May fine line siya, mga sir, ma. Sa kabila, wala. Dito meron. Walang ba na nangyari to? Tinanggal ko yung mga resistor dito. Okay naman siya. Ayun. Hindi siya perfect. Pero napapicture na natin. Ngayon ang ano, sound. Okay. Ayan, mga sir. Pag-ingon, sakit ka ba? Parang wala ka namang sakit. So, may mga panel talaga, mga sir, na ganito. Hindi natin ma-perfect ng ano. Nalimutan kong dumaan sa bangko. Kata ako, ngayon ko lang naalala na may pinapareimburse nga pala sa akin siya kasi daddy sa bangko. Napapapalok ka na yun. May nakita ka bang bangko na malapit dito? Alam po, may bangko doon, Ran. Yan, mga sir, no? Doon sa kanto. So, kakamada ko lang ito at mag-final ano tayo. Final test. Para tayo na mga sir, no, na balikan natin yung cover pati yung stand niya. So final test tayo. Yan, power on na yan. Ayan. Ito yung sinasabi ko mga sir, no? Ayan, no? Pero pag sa malayuan alas wala na, hindi mo naman mahalata yan. So, nung tinanggal natin yung ano niya, yung pagkurap-kurap o yung flicker, no? Yan naman yung kinalabasan. Tinanggal natin yung resistor, mga resistor, nawawalan siya ng picture pag tinatanggalan natin ang resistor sa yung mga HC1 hanggang HC8 yata yun. Trinay natin both side at nawawalan siya ng picture. So, ang ginawa natin is yun na lang, tinanggal na lang natin yung LC1, LC2 dito sa kanyang editor, dito, sa right. Yan. So, ito na yung kanyang resulta. Pero sa mata ng customer, hindi masyadong mahalata yan. Pero pag mga technician yung tumingin na ako, kitang-kita nila yan. So, hanggang dito na lang mga sir yung ating video, no? At maraming salamat sa panonood.